kumbaga even sa mga ano, sa mga overseas po na team natin na crowd one, alam din po nila yung plano ko. So ayun, medyo na surprise siya, then na surprise lahat. So ayun, kahit pa paano nag-yes naman siya sir sa proposal ko. So it's a yes, so naging masaya naman lahat. So ayun, and a witness po nila Sir Fiddler, nila ano, nila dami pong naka-witness po noon ng mga leaders, Ma'am Rose Batumalaki. Ayun, ang dami po nila naka-witness. Hindi naman nakakaya, mas proud po nga ako dahil doon eh. Baka mas maraming maging ninang at ninong, sir. Ang ganda rin. Ang ganda rin kung nandoon pa. Kasi na-invite din ako, pero siyempre malayo tayo, hindi tayo nakapunta. Oo. Pero at least napanood natin yung mga live doon, no? Yung mga event doon. Tatlong araw yata, yes, yun, di ba? Tatlong araw. Yes po, almost 3 days din po yun. Okay, sir. Tapos, bukod pa dyan, pag-usapan natin tungkol sa mga kinikita natin sa crowd one, sir. Marami ba tayong natulungan sa mga outside sa ating non-relatives or relatives natin? Marami ba tayong natulungan, sir? Kita crowd one, sir. I want to be honest with you guys. Gastador po ako. Di, wala pa po kaming training nung financial literacy kasi wala pa yung Zoom. Naging price ko po sa sarili ko is, ano, kumbaga sarili, dati-dating kasi, money is like for me, kumbaga ganun, wala pang proper mindset. I want to be honest with you guys. Unang earnings ko, syempre, mahilig kong mag-basketball, binilan ko sarili ng sapatos. And then, thank God, nakasakay ako ng aeroplano dahil kay Crowd One. Ayan, sariling expenses, first time ko sa Cebu. Ayun, until ayun na, masarap pala sa feeling na ikaw yung gumagasto ng grocery sa family. Ikaw yung gumagasto na, ma, gumaganon ako. Ma, ako na bahala sa dinner natin. Oh, di ba? Di ba parang may lakas na ng loob na, ako na gumasto. Kuha sa wallet, oh. Ikaw magbabayad ng bill. Gumaganon, ikaw na mismo gumaganon, no? Hindi na, ano, hindi na yung parents ko or yung mga kapatid ko. Kasi sa mga kapatid, ako lang yung parang ano eh. Ako yung pinaka sa anong tawag yan? Pinakapasaway. Ayan, pinakapasaway po. No one even expected to. Kumbaga, I will reach this kind of mindset. Yung ability to help. Ayun. So, ayan, ang mga natulungan ko. May mga ano kami, may mga kapamilya kami na sa ano, na sa mga relocation, ganun. If they ask something na, uy, kailangan nila ng financial, at least nabigay namin. Siyempre kami din, yung mga hospitalization ng ano, namin. Ayan, laki din pong part ni Crowd One. Ayan. As a gamer po, I bought a gaming setup, even my partner setup, ito, andito. Yan, sorry, may pagkain na. Yung gaming setup ko po is nandun. Even my, ano, yung pang-school po ng kapatid ko na setup, which is also a gaming editing setup, meron din po. So, ang dami. I'm not used to have this, gusto ko magkasasakyan. Hindi pa, wala pa sa ganung mindset dati. But now, siguro meron na. So, I have to buy this car. Guys, but, this gaming setup po na nakuha ko po is it's not just around nasa mga 50k, siguro mas more than 50k pa po yan sila lahat. So ayun, dahil kay Crowd One din. So siguro ano, isa po yan sa mga ano, mga achievements ko po. And I was really proud of it kasi dati-dati kasi nasa computer shop lang po talaga ako dati na naglalaro ganun, yeah. Naglaro, tapos minsan humingi pa kay mama. Akala mo anong bibilhin, but naglaro sa internet siya and with my friends there na ano, na pangarap lang magkaroon ng gaming setup. But now, I have this gaming setup now which I can do crowd one, I can do everything, I can do even editing, mag-edit ng video, mag-edit ng mga poster, yung mga nakikita niya pong posters sa C1 PC, ako po yun. So yun, ang dami. Ang dami ko pong pwedeng magawa sa aking nabili dahil kay Crowd One. Yun.
Yun po, sir. Sa ngayon, yeah, marami kaya, pa po ang pangarap dyan. Kaya pasasalamatan yeah natin, no, ang ating kapatid na si Steve, kasi marami siyang natulungan sa kanyang isa, kasi isa siyang IT, kaya medyo malaki ang lamang niya sa atin, no, kung sa di naman masyado malaki, so, sir. Pero at least, nandito siya sa crowd one, kaya share siya na masyado. Iba kasi yung si One PC, nakita ko, grabe ang teamwork dyan, no, mga kapatid, kung napanood niyo yung mga Zoom nila, iba-iba talaga dyan. Kaya palagi akong pumunta dyan pag may time talaga, no. Kasi hindi natin hawak lahat ng oras natin kasi may trabaho pa rin tayo. Shout out dyan ng Nancy Obrero at saka kay Ma'am Clotilde Generoso. Magandang gabi dyan, ma'am. Saan man kayo ngayon sulok sa mundo. Ayan, okay. Sir Steve, bago natin tapusin, malapit na pero... Okay lang, sir. Okay lang tayo. Bigyan, ano bang may payo natin, sir, sa mga bago pa lang pasok sa Crowd1 at saka yung papasok pa lang? Yung bagong pasok at yung papasok pa lang is, eto lang po kadali. Dito lang, based po sa experience. Ayan ha, based on experience tayo ha. Based on experience po. Dito kasi sa Mindanao, uso po yung scam, di ba? Uso po yung scam. Ba't po nasa scam yung tao? Bakit? Kasi hindi nag-research. Okay, hindi po sila nag-research. So ngayon, sa mga papasok po at sa mga magsa-sign up po ngayon, try nyo po i-research si Crowd1. Not just Crowd1, guys, but yung products ni Crowd1. Bigyan ko po kayo ng hint. Okay, sa mga bago, sa mga papasok pa po, sa mga walang alam sa Crowd1. Crowd1 involves games, involves and connects, okay? Games, crypto, NFT game, and more, and more ano pa, mga digital assets na meron po ngayon lately. Like, trading platform, ayan. Ipapasok po tayo dyan ni Crowd1. Ganyan po ginagawa ni Crowd1. Ini-involve po tayo sa lahat ng bago na nangyayari po sa digital world. Yan nga pong sinasabi ko po palagi sa presentation. The world is changing. So in short, kailangan natin makisabay. Okay? Kailangan natin makisabay. In order for you, para makasabay po tayo sa trending, you have to join Crowd1. Kasi po si Crowd1 is lahat, kung ano po yung trending ngayon, nakikisabay po siya sa bagong teknolohiya, sa bagong marketing, sa bagong mga business, sa bago, lahat po ng mga bago. Pansinin nyo po, connected po doon si Crowd1. Yun po yung masasabi ko. Ayan, sa mga nanonood dyan, hindi pa alam ang Crowd1, pwede kayong mag-message sa akin o kaya sa ating guest, no, para sagutin sa mga private message natin kung ano ang inyong mga katanungan. Open kami sa magsagot ng private. Kaya kung gusto rin nyo, parang mas madali mag-attend kayo ng Zoom. Mayroon tayong daily Zoom kahit saan grupo. Pag nandiyan kayo sa Facebook, ang Crowd1 po ngayon ay pinagkaguluhan talaga. Mas lalo na itong metaverse ngayon na pumasok ng Crowd1. Parang hindi yata natutulog yung iba nating kasamahan dito, sa tingin ko. Tapos, Sir Steve, hindi lang ito ngayon, hindi na itong pagkakataon na huli ka na yung makausap, sir, magsabi lang kami sa sir, kasi alam natin, may ranking kasi, sir, pag magkaranggo na ulit ang si Sir Steve, tatawagin na naman kayo na, sir, para sir po ay paalaala lang, sir, baka hindi mo na kami kausapin dahil po ikaw ay isang director na. Actually po, sir, siguro, niyo po nga naitanong anong rank ko, di ba? Di ko nga sinabi na anong rank ko po. Siguro na-practice lang po namin, siguro dahil po kay Sir JJ, na-practice po namin, it's not just, this is not about just sa ranking po, guys.
Okay, hindi po to about sa ranking para sa akin, sir. Hindi po to about sa ranking. It's about people around you doing this business. Yun po eh, 'di ba? Once ang trabaho po tayo, pag pangit po yung katrabaho po natin, syempre wala tayong gana. Dito naman po sa negosyong to, if you are stick to people who are positive, people na hindi ka ano hilain pababa, but hilain ka pataas, sabay-sabay yung pataas, mas mag-e-enjoy ka. Saan po kayo nakikita na ano, na kunwari nag-rank up ka, lahat po ng post mo sa Facebook is congratulations, congratulations, kahit hindi mo po sila kilala, kahit hindi mo po sila ka-team, kahit hindi mo po sila ka-downline. Di ba? Pag ano, pag sa typical, eto po ha, typical na tao. Hindi ko lang sabihin Pilipino. Typical na tao. When someone is ranking up, ha? Paano niya nakuha? Di ba? Paano niya nakuha? Baka ano, may pinasok yan siya, di ba? Hindi na lang gusto maging masaya. That's how beauty of the Crowd One community is. Di ba? People around you are happy if you are reaching something good, di ba? Di ba? Nag-rank up ka, masaya po lahat. Masaya sila para sa iyo, even your family masaya para sa iyo, di ba? So that's the good about this. That's good about also this and this business. Yun. Yun po, sir. Yan. At saka, sir, napansin diba? Pag nag-rank up ka, Sir Edgar, di ba? Halos lahat mag ano, congratulations sa iyo, di ba? Saan ka nakikita niyan? Umuulan pero, sa group chat at saka sa YouTube, ha? Sa Facebook, umuulan yung congratulations diyan, no? Pag nag-rank up ka. Tapos ang kagandahan, no, cool. Ang kagandahan dito sa atin, kasi lahat na nakita ko dito sa Crowd One, lahat mabait talaga, no? Sharing. Yes, po, sir. Dito. Hindi nila sinasabi na ako po ay director na ako, na mataas na ako. Hindi nakita ko usapin dito sa Crowd One. Iba talaga. Iba itong business na ito. At saka, saan ka pa makakita na inaral mo pa yung business, ikaw ay kumikita na at marami ka yes, pa. Yes, sir. Yun din po talaga. At baka kung magkamali pa dito ka rin magkapamilya. Totoo, sir. Oo, totoo yan. Eh. Diba? Kasi dito kasi, isang words na bibitawan mo, marami kasi nagiging kasi digital tayo eh. Global ulit-ulitin lang yung mga sinasabi natin. Pwede kasi na nandiyan sa ano, naka-file yan dyan. Na-record tayo. Di ba? Oh, sir, Sir Steve, ito pa, mayroon pang huli. Oh, huli, o baka mayroon pang kasunod na tanong. Oo, sige, okay lang tayo. Sakali ba, sir, na mayroon pang ibang company na magbigay sa inyo mas mataas pang oportunidad dito sa Crowd One? Ito bang Crowd One ay iiwanan mo, sir? Actually, sir, meron ng ano, may dumating na. 'Di ba? May dumating po sa akin opportunity. But hindi ko po iniwan si Crowd One. Si Crowd One nga nagturo sa akin na ano, until meron po siyang opportunity na hindi po magko-conflict kay Crowd One, why not? 'Di ba? Ganun lang po ko siya kadali. If there's an opportunity not connected or hindi magko-conflict kay Crowd One, then why not? Pero pag magko-conflict po siya kay Crowd One, sorry na lang, I have to decline that offer, kasi po meron na din po actually daming nag-offer, but yung mga hindi po nag-conflict kay Crowd One, because ang isa po sa rason ba't di ko po mabitawan si Crowd One is the people around me with this business. Hindi ko po kayang iwan yung downline ko, hindi ko po kaya iwan yung upline ko, hindi ko po kayang iwan yung Crowd One family ko. I have this called MMK family, kung ano narinig niyo yan. So, hindi ko po sila kayang iwan. So, that's the best thing. Even my C1PC family. C1PC family consists of apat lang po kami dati. Ako, si Sir JJ, JP, and this, yung pamangkin ni Ma'am Rose Batumalaki. Apat lang po kami nag-start niyan.
Then ngayon, meron ng taga Team Unstoppable, meron ng taga ano, dami na, basta ang daming team from Australia, from Canada, from Singapore. Ang dami po, ang dami po. The C1PC family, ang dami na po namin dito. Iba-ibang team but kumbaga unite, nag parang unity team. Sorry ah. Parang nag ano, nag-unite. Nag-unite ang team dahil po doon. So di ko po sila kayang iwan. So kahit ano po yung kagandang opportunity na po yan, basta kung as long as hindi po siya nagko-conflict kay Crowd1, it's a yes. But if magko-conflict and parang same kay Crowd1, so I have to decline it. Yun po, sir. Ayan. Kasi kung sa pera lang, ando naman po eh. Kita lang, kaya naman po eh. But people around those, hindi, mahirap. Naitanong na po din kasi yan sa akin eh. But yun talaga yung sagot ko, sir. Yung mga nakapalibot sa akin, especially yan, si Sir JD, yan. Alam po ng mga ka-team ko yan, bakit? Bakit di ko siyan sila mabitawan? Napaka-tired itong si Sir Tim Drag, no? Kinikilapitan ako, sir, sa mga sinasagot mo, sir. Di ba common answer ko, sir? Mas lalo na, sir, na kami po ay nagkasal, sir, na ikaw po ay angat na angat. Tayo ay angat. Angat pa rin tayo ng angat dito sa ating Crowd1 na business. Before we end, sir, pagbibigyan mo na kami ng tips, sir, na kahit konti lang kung paano sir, mag-discard ng pag-invite. Pag-invite. Diskarte mag-invite. Wait lang. Iba po kasi ano eh. Ito na lang. Pinaka the best na gawin po bago mag-invite kay Crowd1 is kumbaga ito yung sinasabi natin profiling sa tao. For example, meron ka pong nakilalang nanay ng kaibigan mo. When we say nanay, syempre hindi po yan techie. 'Di ba? Hindi po 'yan sila techie. Hindi po sila techie, hindi mahilig sa pero mahilig sa mga Candy Crush, mga ganun. Marunong sila mag Candy Crush. So, wag niyo po silang i-invite using Crowd1 diretso. Okay? Gamitin po natin products natin. So, kunwari mahilig sa mag Candy Crush. So, pwede po natin silang share ng ito for example, Mixter. Oh, ma'am, naglalaro ka ba ng Candy Crush? Meron kaming parang Candy Crush dito. Ang dami pang games. Di ba? Use third party. Okay? Gamitin po natin yung third party partners natin. So, you can use Mixter. For example, may kakilala kang trader or mga crypto traders. Okay? Pwede po natin gamitin si Planet IX. Di ba? So, ganun po. Kunwari, may kilala kang gustong matuto ng cryptocurrency, pwede po natin gamitin si Moonbirdie. Di ba? So, always use, ganun lang po kasimple. Always use third-party partners natin. Di po tayo, wag po nating diretsuin sa, ano, sa Crowd1 diretso. Uy, may kitaan po dito, ganun. Always use a story. Wag po mag-make story, but use a story po. Mag-story po, parang nag-storytelling lang po ang pag-share ng business natin. But still, share with integrity, guys. Kung ano lang po yung fact, kung ano lang po yung tama, please, yun lang po. Kasi the misdirection or mga misinformation, it won't just only destroy the company, but also destroys you. Kung mali po yung information na finarward mo or siner mo, ikaw din po yung maapektuhan. In short, that's the reason kailangan po natin pag-aralan pong negosyong to in order for us to share po kung ano po yung tama. Okay? So, i-share po natin kung ano po yung information like our products po na ating ginagamit for our strategy to share. Kunwari, yun nga sabi ko, gamitin natin si Planet IX para sa mga trader, gamitin natin si Mixter para sa mga mahilig mag mobile games, yun.
Yun po, Sir Edgar. So, sana nakatulong po yun kahit kukunti. Ayan, ang galing naman natin, Sir Steve, no? Ako na marami akong nakukuha ang ganyang strategy pag-invite. Kasi ang nasanayan kasi ngayon, kung tama ko, Sir Steve, di ba pag invite mo galing sa SCAM, pag sabihin mo na crowd one, kumikita agad, parang ayaw ng ganyan. Kasi, yes po. Huwag po diretso sa kitaan. Kaya, mahilig kasi, karamihan kasi ngayon, mahilig sa instant. Yes, easy money. Easy mahilig money. Sila dun, sir, eh. Kaya, dito kasi sa crowd buhay, ipaliwanag natin sa kanila, no? Ang crowd one kasi ay negosyo po ito, business ito, hindi po ito investment. Kaya, bago kayo pumasok, sana hindi kayo magkamali sa inyong iniisip na ito po ay investment. May business. Siyempre, pag business, may kapital. At saka, may gagawin. Parang ano, di ba? Sir Steve. Tama ba yan? Yes, oo. Pag sabihin, tamang-tama yun, sir. Pero, ang sabi kasi nila, sir, ganito lang yan. Kung may kapital, investment pa rin yan. Pero pag sinabi kasing investment, sinasabi nila, wala kang gagawin sa pera, but you're putting money without doing nothing. Dito po, may capital po tayo negosyo, saan tayo nakakahanap, sir? Kami nga, nagpatayo nga kami ng MMK Cuisine na dito. It's more than 500,000 po yung nagasto dito. Di ba? Dito sa crowd one, baba lang yung 10,000, di ba? You can do everything here. You can even play the mixer. You can even use Planet IX, di ba? So, ganda. Ang ganda po talaga ng crowd one, guys. I-involve ka sa lahat ng aspeto kung ano po nangyayari ng digital. Yun po yung ano, isa sa mga kagandahan ng crowd one. Ayan. Kaya, at madami pa yan. mga gwapo at magagandang affiliate, di ba, sir? dito rin natin yan makikita lahat. Kasi digital tayo, hindi nila alam na sila po ay nakita pa natin. Kaya, even artist. Diba? Mga artista po. Marami na tayong na-interview itong mga artista at saka actor. No? Kaya dito kasi sa Abante Pinoy, lahat na ginakausap natin dito, pasulong talaga pa Abante na. At saka may mga journey talaga dito. No? Ating sinabaybayan ang kanilang paglalakbay dito sa digital world dito, no? Sa ating crowd one. Kaya, ito. Sir Steve, medyo mahaba na tayo. Baka may iba pa tayong event, no? Huling mensahe, sir, para sa lahat na makikinig dito. Last message, ito po. Para po sa lahat, I know everyone is trying, keep trying hard na umangat sa buhay. I know everyone, kumbaga, kumakayod para sa pamilya. Alam ko po yan, kasi andyan din po ako. Alam ko din po, kung nasa downtime po kayo, mahirapan po tayong umangat. Andyan din po ako ngayon. But remember this one, guys. Remember always your team. Remember always kanino po kayo bumabangon. Di ba? Always know your why. Yun po always po sinasabi namin dito. Yun po yung sinasabi ko po sa sarili ko. Na ba't ko po kailangan bumangon? Kasi po, there are lots of time. Lots of time po lately nangyari po sa akin. Struggling, challenges, andun po yan. But I always keep reminding myself why I am doing this. Diba? Ba't po itong ginagawa? Then pray. Huwag po natin kalimutan. Pero kung mag-pray man lang tayo, we have to act, guys. Yun nga. The why, then act. Ganun lang po kasimple. I know, pag ginawa po natin yung tama, everything, kung ginawa po natin yung tama, a good thing will come to us. Yun lang po, sir. Sana po, may natutunan po kayo sa akin. Sana po, na-inspire ko po kayo kahit ganito lang po ako. Ayan, ha, sa mga nakikinig ngayon, sa mga nandito kayo nakikinig, naroon po ang mensahe ni Sir Steve. Sa mga hindi nakapot sa pag-umpisa ng tayo at saka kung sa hindi masyadong maliwanag sa kanila, pwede natin i-review ng ating live streaming mamaya.
share sa ating at saka ang ating programa po ay MWF tayo, huwag natin kalimutan, every 8 PM ng Pilipinas time. Lahat po in-interview natin dito ay may mga ginagawa sa kanilang buhay, may success, may mga pinagdaanan din lahat-lahat. Kaya Sir Steve, ulitin namin sa lahat ng mga crew dito sa Manila, Pinoy, sa yes, keep it tuning up MWF sir, di ba? MWF yes, MWF 8 PM guys, so as a guest, kakaibang experience yun pala. Kumbaga siguro pag marinig niyo po yung mga guests, siguro not only my story guys but other people's story about Crowd1 po guys. Ang laking tulong po nito para sa inyo for sure. Malaki pong tulong po, makikinig po kayo sa mga story because story sells po talaga. Story sells. Yun po yung naano ko po dito. So please stay tuned on Abante Pinoy MWF 8 PM. At yun, follow also yung ano ha. YouTube channel ni Sir at ano, Facebook page. Ayan, huwag niya pong kalimutan yan. Okay, ayan. Thank you, yeah. Sir Steve. See you next time. Thank you, sir. Makita tayo. Arigato, gozaimasu. Domo, domo. Thank you. Okay, ayan mga kapatid. Maliwanag ang mga sinasabi o sinishare ng ating bisita tonight from Davao po yan ha. Proud Bisaya yan. Siyempre, Bisaya rin tayo. Kaya sa mga nandito pa ngayon or sa mga hindi pa nakikinig, pwede i-share na lang natin ang ating live sa ating friends o sa ating mga katrupa or ka-group sa ating business para po ay sa mga kung mayroon pa man silang hindi nalaman o gusto nilang alamin tungkol dito sa ating digital, pwedeng-pwede nila makukuha dito sa ating mga interview sa live natin. Mayroon pa rin, pwede natin i-back ang ating page. Marami tayong interview last na mga ibang-iba kasi ang story dito sa mga interview natin. Kaya yung mga katanungan natin dito ay parang magkapareho lang pero ang mga sagot po ay nagkaiba kasi iba-iba kasi ang dinaanan ng ating mga guests, no? Hindi basta-basta po. Nung last po ay isang French fries vendor po yung ating in-interview. Kung alam nyo si Harold Apangan, nandiyan rin sa ating file yan. So sa mga lahat na nandito ang attendance ngayon, YouTube and Facebook, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita ulit tayo sa next week or maybe anunsyo na lang natin kasi sa Monday, election pala dyan sa Pilipinas. Baka mayroon tayong mga changes. Pero at least nakapost naman yan sa ating Facebook page. Ulitin natin. Maraming salamat once again. This is your host tonight. Once again, Mr. Crowd.